Alright mga kagrasa, welcome back sa ating panibagong vlog. So ngayon, nais kong i-share sa inyo kung paano ang pagpalit nito. So may problema kasi ang oil seal niyan, may tagas. So ito yung gearbox ng gearbox assembly ng Hino. Hino, Puso, Hyundai, tsaka pare-parehas lang naman yan mga design. So kung ano yung ganitong klase, mayroon na kayong guide kung paano palitan. So nais kong i-share sa inyo, pero bago ang lahat, kung nagugustuhan nyo ng mga ganitong klaseng video, huwag nyong kalimutang mag-like, subscribe, comment na lang kayo kung ano yung gusto nyong tanong mga kagrasa. Okay, gusto ko palang ipakilala sa yung kapartner ko rito kasi kailangan may kasama tayo eh. So ayan, si paring Arnel. Musta? Welcome back. Yun. So ayun mga kagrasa, meron talagang tools to. Ito, may mga butas kasi yan. Ayan, apat. So meron talagang special tools to para dito. So ngayon, dahil wala tayong tools na para dito, so ano pa bang gagawin natin? Eh mga Pilipino tayo, dating gawi. Martilyo lang yan at saka pansilsil. So ngayon, ito yung oil seal natin bago. Ito yung ipapalit natin. So ayun, pagpipilian ko yung dalawa, meron kasing isa dito medyo ano, kung ano yung magkasya dito. Okay. Right. So ayun mga kagrasa, ito yung gagamitin natin. Silsilin lang natin to. So ngayon, dito kasi sa gilid nito, ayan, kasi bilog yan eh. Yung silsil nyo, kailangan huwag papunta doon sa labas. Huwag papunta rito, yan. Kailangan papunta ka roon sa loob kasi kapag ka na-deform yung gilid nito, pag binalik mo yan kasi nasira yan sa pagsilsil mo, ang mangyayari, hindi na siya babao ng husto. So magkakaroon ka ng problema niyan dahil na nagkamali ka. So ngayon pagka ang ano niyan, pag silsil mo niyan, kailangan papasok sa loob dahil makapal to rito, hindi to sa gilid, medyo manipis lang. So ayun, papakita ko, i-demonstrate ko sa inyo kung paano i-execute yung mga ganito mga kagrasa. Alright. Teka. Okay na. Sige. Yun mga kagrasa. Kailangan nating gamitan ng veteran's move to. Yun, umikot na. So, ingatan niyo lang. Okay. Right. This is it. Yan na, aapaw na yung PTF niyan. So yun, nandito yung oil seal mga kagrasa, ito yung papalitan natin. Okay, lalabas tayo. Tapo muna. Okay. Yun mga kagrasa, tatanggalin na natin yung oil seal. So
So may bearing kasi yan dito, kailangan natin tanggalin muna yung bearing. Yan. So ito, tatanggalin natin yung oil seal. Tanggal na yung bearing niya. Yun. Right, ito yung papalitan natin. So ito, may problema na yung oil seal niya. So ito na yung papalit natin. Siguraduhin nyo lang na tama at sakto para walang problema. Right, susubok muna natin to doon sa shafting, doon sa kabila. So yun mga kagrasa, bago nyo ikabit, kailangan nyo munang i-testing dito kung tama ba yung oil seal mo. So yun. Nice. So ito, pwede to. So ito, pagka tinanggal nyo yung ulo dito, so huwag nyong gagalawin yan, huwag nyong iikuti yan dahil may mga bulitas yan sa loob. Pagka nagkandalaglagan yung bulitas nyo, ibababa nyong buo yan, overhaul ang mangyari. So ang problema ay sinat lang, magiging cancer na yon. Okay, dito tayo. So ayun mga kagrasa, ito na yung bago. Ikakabit na natin. Okay, kakabit na natin ito mga kagrasa. Okay. Ayos na. So ayun, nakakabit na yung oil seal natin bago. So kakabit na uli natin yung bearing. Ayun, malambot lang naman yan. Ganun lang mga kagrasa. Napalitan na natin ng bago. So kakabit na natin. Here we go. Itaas mo ng kunti. Yun, kakabit na natin to mga kagrasa. Ayun, katulad ng sinasabi ko dito, kailangan, kasi dito baka masira yan, kailangan yung silsil mo na papunta rin sa loob, hindi doon papunta sa labas, papunta rito. Pause mo muna. So yun mga kagrasa. Okay. So yun. Maraming salamat sa panonood. Nakita nyo kung paano ko siya ginawa.
Sana nakatulong sa inyo. Maraming maraming salamat sa suporta. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe kung nagustuhan niyo yung mga ganitong klaseng video. Comment na lang kayo mga kagrasa kung ano yung gusto niyong itanong. So yun lang. Thank you very much for watching.